ating Panginoon. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na kung saan ay paglingap, pag-aalala, magpapasalamat yan sa Diyos. At kapag ang isang pong tao ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon, ginagawa na nila ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kalooban ng Panginoon na lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Kalooban ng Panginoon na lagi natin siyang pupurihin. Kalooban ng Panginoon na atin po siyang sasambahin, luluwalhatiin. Kalooban ng Panginoon na tayo rin ay magpagamit sa Kanya. Amen. Amen. Di ba napakabuti po ng atin pong Panginoon? Kaya nga yung po sinabi po rito, sa aklat po ng 1 Corinthians 3, 8 and 9, glory to God. Hallelujah. So ano po ang sabi po rito? The one who plants and the one who waters have one purpose. They will each be rewarded according to their own labor. Hallelujah. Await lang. Glory to God. So ito po ay isa pong senaryo na kung saan nag-uusap-usap ang mga tiga-Korinto. Maaari may nagsusumbong kay Apostol Pablo dahil wala po si Apostol Pablo ng mga panahong yon. Dada sabi po rito, the one who plants and the one who waters have one purpose. Amen. That marami nakarating doon sa ano, doon sa mga kay Apostol Pablo, yung attitude ng mga Corinthian church. Marami nasabi, ako kay Apollos, ako kay Pablo. Di ba, merong pagkakabahabahagi? Kaya ipinaabot po dito ni Apostol Pablo na kung saan, ang sabi nga po rito, sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Kung si Pablo ang kung saan ay nagtatanim at si Apollos ang nagdidilig, pero ang nagpapatubo, ang nagpapalago, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya wala po tayong dapat pipiliin. At ang ating pong ipinagpapasalamat dito, dahil dito ipinakikita, ang sabi po rito, kung sino po raw yung nagtatanim, kung sino yung nagdidilig, meron silang isang layunin. Ano po kaya ang layunin? Kung tayo po dito po sa musician, ay merong umaawit, may tumutugtog, meron na kung saan ay ang binagpapiano, may layunin sila. Ano po number one kaya layunin ng lahat ng ginagamit ng Panginoon? To glorify God. Amen. To glorify God. So ito po yung pong purpose. They will each be rewarded according to their own labor. Kaya lahat po tayo ay tatanggap ng gantimpala sa bawat ating pong ginagawang pagkapagal. Kaya wala po tayong pipiliin. Kung sila po'y ginagamit ng Panginoon, atin po silang patuloy na ipanalangin. At yan po yung pong akin pong ginagawa. Araw-araw po sa akin pong panalangin, lagi ko pong pinasasalamatan yung lahat ng manggagawa sa atin pong iglesia. Yung lahat ng ginagamit ng Panginoon, kung yan may nagba-Bible study, yan may nagpipiding, yan ay tumutugtog, sumasayaw, kinakailangan ito'y atin pong ipanalangin. Sapagkat ang nais po rito ni Apostol Pablo, walang magmamalaki. Wala na kung saan ay magsasabing, mas magaling ako. Ako nga nag-uubos ng ilang oras sa pag-Bible study. Ako nga nagpa-practice anong araw. Pero ang sabi ng Panginoon, ikaw ang tatanggap ng gantimpala mo. Amen? Lahat ng ating pong ginagawa, tayo po ang tatanggap ng gantimpala sapagkat meron tayong hari na nakakakita ng lahat ng ating pagkapagal at ito'y inyong aanihin. Amen? Ano po sabi po sa verse 9? Glory to God. Hallelujah. Ang sabi ito, for we are co-workers in God's service. You are God's field and God's building. Amen. So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay co-workers. Amen. Ng God's kingdom, ng God's service, and you are God's field. Tayo po yung kung saan ibukirin. Tayo po yung kung saan ay pinagtatamnan. Tayo po yung saan ay ginagamit para po sa ikaluluwalhati po ng ating pong Panginoon para na kung saan bilang tayo pong mga mananampalatay nakita na lumalago, ibig sabihin, ikaw ay natanim sa isang magandang lupa. Amen! Natanim ka sa isang magandang lupa.
sapagkat kung saan, glory to God, dahil tayo po yung pumbukri ng ating Panginoon at tayo din ang templo ng ating Diyos na buhay. Kung atin po itong mauunawaan, at doon po rin sa aklat po ng, yan po sa 1 Corinthians 3:16, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, nalalaman niyo ba na kayo ang templo ng Diyos na buhay? At ang Espiritu niya ang nananahan sa inyo. Kaya kung tayo po ay kung saan ay nauunawaan natin na tayo po ay templo ng ating pong Diyos na buhay, iingatan po natin ito. Amen. Iingatan po natin yung templo ng Diyos na buhay. Amen. Kaya kinakailangan na tayo po ay gawin po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon dahil may purpose ang ating pong Panginoon. Kanino kaya makikita ang layunin ng ating Panginoon? Sa mga unbeliever ba? Sa ating pong lahat. Amen. Sa ating pong lahat na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon sabihin mo sa iyong kapatid, may purpose sa iyo ang Diyos. Tapikin mo sa balikat, may purpose sa iyo si Lord. Amen. Kaya tayo pong lahat ay naririto sapagkat may layunin sa atin ang ating pong Panginoon. Amen. Ako po lamang ay meron pong ibibigay na example. Ang sabi nga po rito, ito po ay about sa science. Dahil naalala ko po yung kingdom. So di ba nung tayo po yung nag-aaral, naalala ko lang ito. Di ba meron pong kingdom of animal, kingdom of plants, di ba? Merong kingdom of the world. So ito po yung naalala ko lang po ito. So kung makikita po natin dito, kapag sinabi pong animal kingdom, natural ang ating pong pag-aaralan tungkol lahat sa animal. Amen. Tungkol lahat doon sa mga hayop, iba't ibang uri ng hayop, kung saan ba sila natigil, sila ba eh doon sa land, o sila po ba eh, pwede sa land, at pwede rin sa tubig. Ano po tawag doon? Reptiles. Ah, talaga mahusay si Sino. So, ibig sabihin yung po mga reptiles, pwede po sila sa tubig, pwede rin sila sa kate. Ano kaya yung mga example ng mga reptiles? Amen. Ayan, palaka, pagong. Amen. So, ito po lamang naalala ko dahil akin pong itong ikukunik doon sa God's kingdom. So kung meron pong palaka, may purpose ang palaka. Bakit po siya naroroon? Yung mga reptiles, bakit po naman meron pong pinag-uusapan na plants kingdom, di ba? Meron po dito mga iba't ibang klase ng mga plants, di ba? May mga trees, meron mga herb. Glory to God, yung mga gumagapang. So ibig sabihin, lahat po sila ay meron pong purpose. Amen. So ngayon, atin naman puntin yan, yung pong world kingdom. Amen. Ibig sabihin, kapag sinabi pong world, yung pong mundong ito. Pero ang mundo pong ito, na kung sa'yo na atin pong kinasasaligan, ay meron po dito mga worldly. Amen. Kapag sinabi pong ito po'y world kingdom, meron po dito naninirahan na mga makalaman o mga mahihina o kung saan ay namumuhay sa kasalanan. So, paano po natin madidistinguish kung sino itong mga worldly? Amen. Para po dito po atin pong magawa, yung po sinabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong makasama sa mga namumuhay sa kasalanan. Dahil ang sabi po sa aklat po ng Galatians 5:19-21, ang sabi po rito, the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Glory to God. Witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish, ambition, dissensions, faction. Glory to God. Envy, drunkenness, orgies, or the like. I warn you. Amen. Ayan. Sinasabi po ni Apostol Pablo, mga tiga Galacia, kung yung mga gawang ito ng laman ay makikita sa iyo, binabalaan ko kayo. Amen? Binabalaan ko kayo. Ano ang sabi niya? As I did before, that you those who live like this will not inherit the kingdom of God. Hindi ka na po pwede sa kingdom of God. Kaya nagpapaalala po sa Apostol Pablo. Tayo po lahat na narito, sinasabi ko nga, tayo po ay naninirahan sa kingdom of God. Kapag sinabing kingdom of God, ang naroroon ay maka-Diyos.
Kaya ano po sabi ni Apostol Pablo, binabalaan ko kayo na kayong lahat na naririto, kung kayo ay meron pa ditong nabumuhay sa laman, paalala lang po. Dahil naalala ko po yung sinabi po ni Jeremias, sinabi ng Panginoon kay Jeremias. Jeremias, inaatasan kita, mangaral ka. Mangaral ka sa iyong bayan. At ibinibigay ko ang kapangyarihan na ikaw ay bumunot, bunutin, at itapon. Glory to God. Matindi. Bunutin at itapon. So, ibig sabihin, sa oras na ito, ang Diyos po'y nangungusap sa bawat isa po sa atin. Kung meron sa atin na kung saan ay nag-e-enjoy pa sa gawa po ng mundo, ito po ang right time. Amen? Kung hindi niyo po makaya-kaya na kayo umalis pa sa mundong ito o gawa ng mundo, lumuhod po tayo sa Panginoon. Dahil ang sino man na namumuhay pa sa lahat ng gawa ng laman, hindi siya magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ipinakikita na tayo pong lahat ng mga tinawag at pinili, may purpose ang ating Panginoon. Hindi para po tayo manatili sa kasalanan kung hindi makita po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Amen? Amen! Praise God! Hallelujah! Oh, glory, glory! Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, Lord God! Sapagat ang lagi po nating aalalahanin, tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Ang layunin niya para tayo pagpalain. Ang layunin ng ating Panginoon para tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, i-bless tayo upang tayo maging pagkapala. Amen? Upang tayo ay maging kalakasan ng bawat sa ng mga nanghihina. Praise God. Sister, ano pa kaibot nga na aking tubig? Hallelujah, Lord God. So, makikita po natin dito, kung meron pong worldly, meron naman po tayo na spiritually. Amen. Ito po yung tatawag na Christian realm. Amen. Ang sabi ito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, glory, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Amen? So, ibig sabihin, kung naririto po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu, you are really lives in the God's kingdom. Kaya kung nakikita po rito sa atin po, na tayo po ay meron ng bunga ng banal na Espiritu, ikaw po ang tunay na God's kingdom. Sapagkat si Jesus ang nananahan sa inyo. Si Jesus ang naghahari sa inyong buhay. Si Jesus ang inyong itinataas. Si Jesus ang binibigyan nyo ng parangalan sa inyong pong buhay. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Maalala po lagi natin na ang ating pong Panginoon ay may layunin sa atin. Amen. Kaya sabi niya, those who belong to Christ, Jesus, have crucified the flesh with its passion and desires. Amen. So, ibig sabihin kung tayo po ay akabilang na, amen, sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating pong mga gawa ng laman, ito po'y kasama ng ipinako. Amen. Ipinako na yung mga desires, glory to God, ito po ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, kung tayo gagawa pa na mga makamundong bagay, yung sinabi po sa aklat po ng Galatians 5:19-21, wala kang bahagi sa karya ng langit. Pero dito, ipinauunawa. So, ibig sabihin, ini-encourage pa rin. So kung tayo po ay inuutusan, kung tayo po tinuturan ng ating Panginoon na bunutin na yung lahat ng masamang espiritu na nasa atin, itakwil natin iyan, kalimutan natin yan. Itapon na natin yan doon sa balong walang hanggang lalim. Sapagkat ang nais ng Panginoon maranasan mo ngayon pa lamang dito sa lupa, maging heavy na. Amen? Maging heavy na ang inyong buhay. Sapagkat kapag heavy na ang ating pumbuhay, wala po tayong gagawin kundi tayo magpasalamat, magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Glory to God. Naroroon ka na sa Kingdom of God. Amen.
Sapagkat ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo, lahat ay tinawag. Tayo po'y magtatagumpay sa gawa ng laman. Amen. We are subject to be a conqueror. Kung tayo po'y mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang Diyos po ay tapat at mabuti. Kaya kung maaari, kung kayo po'y may mga hinaing. Amen. Kung kayo po'y meron pong mga dinadala sa inyo pong kaloob-looban, please, huwag nyo nang dalahin sa Facebook. Amen. Totoo po yan. Kasi once na ito po'y ating pong inilagay po sa Facebook, humahanap ka lamang ng pansin. Bawal ang papansin. Amen. Si Lord lamang ang dapat mapansin sa ating pong buhay. Amen. Si Lord ang dapat mapansin sa ating pong buhay. Kung ikaw po'y may sama ng loob sa iyong kapatiran, idiretso mo na sa Kanya. Amen. Para magkaayos pa ang iyong damdamin. Kaysa ikaw'y magkukwento pa kung saan-saan. Amen. Kaysa ikaw'y magpe-Facebook pa, masasabi kung sino ka. Pero kung ikaw ay patuloy na lumuluhod sa ating Panginoon at hinihingi natin yung kapangyarihan ng Diyos na dumaloy sa ating pong buhay, mararanasan mo na dito pa lamang sa langit. Amen. Heavy na. Amen. Dito pa lamang sa lupa, heavy na. Dito pa lamang sa lupa, nararanasan mo na ang langit. Amen. At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi tayo maaalipin ng kasalanan kung nararamdaman mo na ikaw ay nasa langit. Pagka umaga pa lamang nagpupuri ka na. Sapagkat sa langit wala kang gagawin kundi magpuri. Sumamba. Amen. Bakit? Wala nang labanan doon. Amen. Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God na kung saan yung bawat kingdom ating pong lilimilimiim, nakakaiba ang ating pong kingdom. We are in God's kingdom. Amen. Kaya lagi po natin na ating pong mamalasin, ating pong na kung saan ay tatanawin kung ano po yung naandoron po sa langit. Amen. So ang sabi po rito, glory to God. Another topic, we have many kingdoms in the world. Amen. So ngayon po naman, ang atin po naman pag-aaralan, how to have kingdoms, God's view. Paano po raw po tayong magkakaroon ng kingdom of God's view? So ibig sabihin, kapag sinabi pong kingdom of God's view, yung pananaw po natin doon sa kingdom of God. Yung atin pong dapat na mamalas at dapat na minimithi. Sapagkat pinag-aaralan po natin ito upang makita po natin na napakasarap pala kung tayo pinakararanas na ang kaharian kasama po natin yung harit na dito po sa lupa. Kung ang isa pong tao hindi niya po aalalahanin na dito sa lupa ay narito na ang kaharian ng ating pong Panginoon, narito na ang pagkapala, mapapagod ka kapatid. Amen. Pero kung atin pong namimithi o atin pong namamalas na kinakailangan dito pa lamang sa lupa, maranasan natin ang langit, anuman ang yung pinagdadaanan, magtitiis ka. Sapagkat dito pa lamang sa lupa, mararanasan mo na yung kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ang sabi sa aklat po ng John 10:10b, ang sabi po rito, ang ating Panginoong Jesus ay bumaba sa ibabaw ng lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Amen. Kaya kung wala ka pa sa buhay na ganap at kaaya-aya, lumuhod ka sa Panginoon, Lord, ano po ba ang kulang? Lord, ano po yung dapat kong gawain? Pero ang sabi po rito, para makita po raw natin o kung paano po ang atin pong gagawain, glory to God, para magkaroon po tayo ng kingdom of God's view. Ibig sabihin, yung matanaw po natin, yung mabigyan po natin ang kusay panukala, ano ba yung kingdom of God's view? Amen? So, sabi po number one, para po maranasan po natin yung pong kingdom of God. Amen? Number one, judge not. Amen? Huwag kang hahatol. Praise God. Dahil kapag ikaw po ay humatol, ikaw ang number one na mahihirapan. Amen. Ano po ang sabi po nito? Saklat po ng 1 Corinthians 4, 5 and 7.
Ang sabi po rito, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motive of the heart. And that time, each will receive their praise from God. Amen. So, ibig sabihin, huwag ka munang hahatol. Huwag ka munang magsasalita. Intayin mo yung tamang panahon ng ating Panginoon sapagkat yung ginawa o ibinulong o ginawa ng lihim, isang araw ilalantad ito sa takdang panahon ng ating Panginoon. Huwag nating uunahan ng Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang maglantad, hindi ikaw. Kasi once na ikaw ang naglantad, baka meron ka pang motibo. Amen. Pero kapag ito po ay kung saan ay inilantad ng ating pong Panginoon, magpapasalamat ka sa Diyos. Amen. Sabi, now brothers and sisters, I have applied these things to myself. Amen. And Apollos for your benefit so that you may learn from us the meaning of the saying. Amen. Ano po daw itong meaning of the saying? It is written, when you will not be pop up in being follower of one of us over against the other. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, kung meron ka nakikita na masama sa iyo pong kapwa, amen? Ibig sabihin dito, kinakailangan manahimik ka muna. Amen? Kung may nakikita ka na kahinaan sa ating kapatid, manahimik ka muna. At ikaw ay dumulog sa Panginoon, Lord, meron po ako naramdamang kakaiba. Panginoon, hinihintay ko po ang iyo pong takdang panahon kung kailan po ito magaganap yung minimiti ng aking pong puso. Dahil ang sabi nito, for who makes you different from anyone else, what do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as true you did not? Kaya kung ikaw daw ay merong minimiti, kung meron ka anak kung saan hindi mo pa natatanggap, ipinakikita po rin ang ating pong Panginoon. Once na ito ay natanggap mo na, lahat po tayo may deserve po sa ating puso. Lahat po tayo nagnanasa po tayo na kung saan ay mag-grow. Nagnanasa po tayo na yumaman. Nagnanasa po tayo na kung saan ay magamit ng Panginoon. Pero ang itinatagubilin po ito dito ni Apostol Pablo, kung ikaw ay pinagkalooban ng ating pong Panginoon, dahil maaari nung panahon yun, si Apollos ay active na active. Amen. Active na active siya na mag-follow up ng kanyang mga kapatiran. Pero meron siyang mga sinasabi. Amen. Meron siya sinasabi na, maaari naman yung mga tiga Korinto, alaging binabanggit si Apostol Pablo. O maaari sinasabi, si Apostol Pablo nga ang nagpatanggap sa amin. Si Apostol Pablo nga yung kung saan umabot sa amin, humayo sa amin. Pero, si Apollos naman, siya ay nagpapalo up. Amen. Sa iyo pong nagdidilig. So, ibig sabihin, may kanya-kanyang trabaho. Kaya ang sabi po rito, kung si Apostol Pablo ang nagtanim, at si Apollos ang nagdidilig, ibig sabihin, huwag mo itong ipagmamalaki. Amen. Huwag mo itong ipagmamalaki. Kung ikaw man ay hindi pa tumatanggap ng kaloob sa iyo, manalangin ka. At sa takdang panahon na natanggap mo na kung ano ang minimithi mo, huwag mo itong ipagyayabang. Amen? Kaya ang sabi sa aklat po ng 1 Corinthians 1:31, ang sabi, kung meron kayong ipagmamalaki, kung meron kayong ipagyayabang, si Kristo ang dapat nating ipagyabang. Amen? Hindi yung sarili nyo, hindi yung kalakasan nyo. Number one, Jesus Christ. Sapagkat si Lord ang nagpalago sa atin. Si Lord ang nagbigay sa atin ng bunga para makita sa atin na totoo nga na yung mga taong yan si Rosil, yan si Imelda, lumalim sa aking salita. Amen? Totoo nga, itong si Virginia na nagtataga na laging umakit sa prayer mountain, siya yung pinili ko para ipadala ko doon at lalo siya na kung saan lumalim, lumago sa pakikipag-ugnayan sa akin. At yan po yung purpose po ng ating pong Panginoon. At kung tayo man ay pinagkalooban ng kanya-kanya pong talento, huwag mo itong ipagyayabang. Amen?
So, una muna, judge, ano po sabi sa Matthew 7, 1 and 2, glory to God, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ano po sabi sa Matthew 7, 1 and 2? Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. At sa bawat panukat, amen, na inyong isinusukat, ito rin ang inyong makakamit. Kaya kung meron ka din lamang kung saan isasabihin na hindi maganda, isara mo na lamang ang iyong bibig. Sipira mo na lamang ito. Sapagkat totoo yung sinabi sa aklat po na Santiago 3, ang ating dila ay napakaliit ng bahagi ng ating katawan, pero nakapaglalagablab ng malaking kagubatan. Kaya kinakailangan maikit po tayo. Ingatan po natin na kung saan humatol ng humatol, kung siya'y mahina, maaari siya'y nagnanasa na siya'y lumakas, kung siya ay kung saan ay hindi pa natututo doon sa itinuturo mo, pagtiyagaan mo. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat, ang mahihina inyong palakasin. Amen. Amen. Yun ang nangailangan ng tulong. Tulungan nyo. Lalo na yung miyembro ng ating simbahan. Kaya wag po tayo manghihinayang. Gawain po natin to. Kaya ngayon sinasabi po dito ni Apostol Pablo, the kingdoms of God is not of talk, but of power. Amen. Ang karena ng Diyos hindi sa napakaraming salita, napakaraming abla-abla. Amen. Hindi ito sa pamamagitan ng kahasalita. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan. Amen. Kinakailangan yung bawat salita ng Diyos na ating naririnig, ito'y malaki pa ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. So makikita po natin dito, ang bawat ibubukas ng ating punlab, yung sinabi sa aklat ng Kolosas, ito po'y magsilbing pampaalat o pampalasa. Lahat ng ilalabas pa sa ating pumbibig, magbibigay ito na kung saan ikalakasan sa ating pong mga kapatid. Amen. O next po, paano po natin makikita po, hallelujah, paano natin matatanaw o paano natin mamamalas yung kingdom of God, hallelujah. Romans 12, 1 and 2, hallelujah. Renewing your mind. Baguhin natin ang ating isip. Amen. Ano sabi? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true proper worship. Amen. Kaya kinakailangan po raw, sabi nga, pinapaalala nung kayo, mga kapatid ko, mga sisters, mga brothers, glory to God, i-offer nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Amen. Handog na buhay na kalulugot sa ating Panginoon, yan ang inyong magiging best worship to God. Amen. Hindi na kinakailangan baka ikaw mas binibigyan pa ng priority ang iyong laman. Mas binibigyan mo pa ng priority yung iyong gusto. Pero ang sabi ng Panginoon, offer yourself, offer your body as a living sacrifice. Amen. Kinakailangan tayo po'y maging buhay. Amen. At ang sabi ito, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Ibig sabihin, pinakikita po rito, yung do not conform, ibig sabihin, to this pattern of this world, amen, tayo po ay magbago na. Amen. Ano yung laman ng isip mo ngayon? Kinakailangan matransform ito. Amen. To the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kinakailangan baguhin natin ang takbo ng ating isip. Baka tayo narito pa sa loob ng iglesia, iniisip mo na, ano kaya kami sasain ngayon? Nasaan kaya ngayon ang aking asawa? Nasaan kaya ang aking anak? Para akong sisisa. Anak, Basilio, nasaan ka na? Amen. Pag tayo pinasa loob ng iglesia, isipin natin ang Panginoon. We are in the God's kingdom. Kinakailangan na atin pong iisipin yung hari na mga hari. Lord, nasa gawain mo ako. Baka iniisip nyo ba, bukas, bayaran na ng kuryente. Bukas, magbabayad ng tuition. Naririto kapatid. Naririto yung hari na mga hari.
Amen. Siya ang magsusupply sa iyo. Siya ang tutugon sa lahat ng pangangailangan mo. Nalulupaypay ka ngayon. Naguguluhan ka. Bibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat kasama po natin yung hari natin. Amen. Glory to God. At sabi po rito, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya kapag nabago na po yung ating pong isip, kapag nagagawa na po natin yung kung saan na nagagawa mo na yung perfect will of God, makikita po natin tayo po yung magiging approved. At tayo po ay kung saan ay magtatagumpay sa bawat labanan. Magtatagumpay tayo sa bawat labanan sapagkat nakikita ng ating Panginoon, kilala ko itong si Kati. Miskin na wala ang kanyang asawa, matatag siya. Kilala ko itong si Blessie. Miskin maagang namatay ang kanyang asawa, kaya niya maitaguyod ang kanyang mga anak. Bakit? Nagagawa niya yung nakalulugod sa ating Panginoon. Nagagawa niya kung ano yung kalooban ng ating pong Panginoon. At once na nagagawa po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon, walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Amen. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. God will provide. Amen. So yan po sinasabi po, renewing of your mind. 3, humble yourself and be submitted. Submitted pala. Submitted naman eh. Praise God. Be submitted. Glory to God. Ang sabi po sa aklat po ng 1 Peter 5, 6, and 7, humble yourself therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Bakit po ito po ipinauunawa po ni Apostol Pedro? Sapagkat totoo po tayo pong lahat, dumaranas po tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano man ang kalalagay mo, ikaw may estudyante, nahihirapan ka sa school, ikaw man ay isang nanay, nahihirapan ka na sa kung sa'y gawain sa bahay, pambayad ng tuition, nahihirapan ka na sa pag-budget, dahil ang budget mo kinakailangan, meron kang hawak na 25,000, pero ang hawak mo 15,000. Pero ano ang sabi dito ng Biblia? Humble yourself into the mighty hand of God, and He will lift you up. Hindi po solusyon pagkakulang ang pera mo. Magmaktol ka na magmaktol, awayin mo ang asawa mo, awayin mo yung binan mo, awayin mo yung anak mo, awayin mo yung may-ari ng tindahan. Ano ang sabi ng Panginoon? Humble yourself into the mighty hand of God, and He will lift you up. Itataas tayo ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan na habang ginagawa po natin ito, mararanasan natin na totoo pala, miski kayo may problema, para ako nasa heaven. Amen. Totoo pala na kapag ako ay gumagawa na nakalulugod sa ating Panginoon, wala pa ng problema ang hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. Lahat kaya niyang solusyonan. Amen. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito na ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo. Ani Pedro, kinakailangan ibigay mo ng lahat yung iyong mga alalahanin. Huwag mo yan dadalahin kapag dinala mo ang problema. Number one, ikaw ang mahihirapan. Amen. Amen. Ikaw ang mapapagal. Hindi ka makatulog, mainit ang ulo mo. Ano mangyayari sa'yo? Baka batang-bata ka pa, may high blood ka na. Baka batang-bata ka pa, meron ka ng diabetes, meron ka ng sakit sa puso, meron ka ng arthritis. Bakit? Sapagkat ang sabi sa aklat po ng kawikaan, a merry heart do it like a good medicine, but a broken heart dryeth the bone. Amen? Kaya kinakalagi po maging masaya tayo. Ano man ang ating pong pinagdadaanan, kasi doon po sa pagmamaktol mo, walang solusyon. Pero sa pagkapakaligaya, maraming solusyon. Amen! Praise God! Hallelujah! Praise God! Ano po sabi po sa aklat po ng Santiago or James 4:6-10? Amen! Malapit na po tayo matapos. Hallelujah! 15 minutes na lang. Hallelujah! Ano po sabi po sa aklat po ng James? Glory to God! Hallelujah! Makikita po natin na talaga ang Panginoon talaga napaka buti ng ating pong Panginoon.
Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayo na kung saan lagi po maging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. At sabi po sa kalat po ng James, glory to God, ako na po ang babasa. Sa chapter 4, hallelujah. Mabagal ang ating ano? Praise the Lord! Sige po, ating, ayan, James po, naunahan pa rin ako. Hallelujah. Ang sabi po ito, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen? So, ibig sabihin, sabi po rito ni Santiago, submit yourself, amen, therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Sapagkat, ayaw ng ating Panginoon, yung mayayabang. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung mga hambog. Glory to God. Kaya sabi niya, sinasansala niya yung mga proud people. Amen. Sinasansala niya to. Kaya ano ang sabi niya? Pero siya ay punong-puno ng grasya doon sa mga tao na nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Kaya ano sabi niya? Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. Kaya kapag pala tayo ay kung saan ibinaba natin ang ating sarili, ipinagkatiwala natin sa ating pong Panginoon ang ating pong mga dalahin, ito po isang kaparaanan. Nilalabanan natin ang lahat ng gawa ng Diablo sa ating pong buhay. Amen! Wasa tayo po ay nagpasabit sa ating Panginoon. Wasa tayo po ay kung saan nagpasakop sa ating pong Diyos. Wasa tayo po ay nagpakumbaba sa ating pong Panginoon. Niyuyurakan mo na ang lahat ng gawa ng Diablo sa iyong buhay. Amen! Resist the devil! Labanan mo ang Diablo at siya'y lalaya sa iyo. Pero kapag ito'y inaalagaan mo, ikaw ay lalapain ang Diablo. Pero kapag ito'y nilabanan mo, kapag ito ay niyurakan mo, aalis yan sa iyo. Sa papaanong paraan? Mikim ang galaiti ka. Mikim sa mga in Jesus na lumayas ka. Pero hindi ka nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Hindi lalayas yan. Sasabihin, kakampi nga kita eh. Ba't naman ako lalayas? Ay ayaw mong alisin ang galit sa puso mo. Amen. Ingit na ingit ka sa kapitbahay mo. Paano mararanasan lumayas ang Diablo? Lalandiin ka pa niyan. Ay oo nga. Ang kapitbahay namin, noong isang araw, may bagong rep. Ang aming rep, 5 taon na. Ano ginawa mo? Pinaglaruan mo ang Diablo. Pero kung tayo magpapakababa sa Panginoon, kung tayo magpapasakop sa ating pong Panginoon, nilalabanan mo na ang lahat ng gawa ng Diablo. Lalayas yan sa iyo. Amen. Lord, salamat po sa kabila po ng kami po'y kinakapos, pero naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang aming great supplier. Lord, ako'y nagkakaroon ng karamdaman, pero naniniwala ko, you are my great healer. Amen. Ako'y gulong-gulo, naiinis ako sa asawa ko, pero ikaw ang aking God of peace. Amen. Sa mga ganong kaparaan, makikita natin, magtatagumpay tayo sa bawat labanan ng ating pong buhay. Amen. Ano po ang sabi po sa verse 9? Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Kaya kapag tayo po ay kung saan ay marami po tayong pinagdadaanan, yung ating pong kalungkutan at yung ating pong pagluha, ating pong itong dalahin sa pagtawa. Amen. Kunyari, ikaw ay luka-luka. Amen. Haharap ka sa alamin. Ha, 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 ha. Oh, problema. Yuyurakan kita. Amen. Yes, hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Kung nalagutan ako ng kuryente, may ipapadala sa akin ang aking Diyos. Amen. Ano kaya sabihin ng Diablo? Aalis na ako. Abay, salib na siya'y magmaktol. Abay, tuwan-tuwa pa. Amen. Aalis na ako dyan. Hindi ko na yan aalipinim. Sapagkat hindi ako pinapansin. At itinatas pa ang Panginoon sa kanya pong buhay. Bakit? We are in God's kingdom.
Amen. Ang ating pananaw, ang ating pong kaharian ay pag-aari ng Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Next po. In times of trouble, always look unto Jesus. Amen. Praise God. Hebreo. Praise the Lord. Amen. Napakasarap po pagkalagi po nating aalalahanin ang mga salita ng ating Diyos. Hallelujah. Therefore, since we are surrounded by such and great clouds of witnesses, amen. Hallelujah. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Amen. So ano po yung pinauunawa po dito? Sabi niya, tayo po yung naliligiran ng maraming saksi. Hallelujah. Kung tayo po yung tayo pinaniniwala na tayo po yung naliligiran ng maraming saksi, meron pong pinauunawa po dito. Tayo po ay naliligiran ng maraming saksi, maraming nagmamasid sa ating pong buhay para po ito po ay magiging isang magandang halimbawa na makita na ang lahat ng problema ang ating pong pinagdadaanan, itigawit ng Panginoon upang matest. Makita sa atin yung ating pong buhay na kung paano po tayo lumalakad sa kalooban ng ating pong Panginoon. Marami pong nagbabantay sa atin. Marami nagmamasid sa atin. Malaman ko nga yung laging praise the Lord. Malaman ko nga yung laging ang Diyos ay buhay. Laging sinasabi, ang Diyos ay mabuti. Malaman ko nga, hindi niya maranasang mga problema. Amen. Pero nasabi ng Panginoon, iwaksin niyo ang lahat yan. Itapon niyo ng lahat yan. Yung mga humahadlang sa inyo. Amen. I-throw off nyo na yan. Yung lahat ng mga humahadlang sa paglakad nyo sa ating Panginoon. Yung lahat na humahadlang sa inyong kasalanan para kayo hindi makalakad-lakad. Itapon nyo na yan. Iwaksin nyo na yan. Amen. Sapagkat meron tayong hari na nakakakita sa ating puso. Amen. Para po, tayo po'y patuloy na magtagumpay. Ang sabi niya sa verse 2, always look unto Jesus. Sa panahon na tayo po'y napapagod, sa panahon na tayo po'y nahihirapan, lagi po natin tintinyan ng ating pong Panginoon. Atin pong aalalahanin kung ang ating pong, kung paano ang ating pong Panginoon pinasa ng krus, kung paano ang ating pong Panginoon, bagamat siya ay kung saan ay pagod na, pasampasan pa rin niya yung krus. Kaya kung aalalahanin po natin yung ginawa ng ating pong Panginoon, yung paghihirap na kanya pong naranasan, anuman ang yung pinagdadaanan, hindi mo ito iindahin sapagkat naaalala mo kung ito ang aming Panginoon, walang kasalanan, pero pinasa ng krus na ito yung aming kasalanan na kanyang pasampasan. Sapagkat ang krus na ito, hindi niya kinahiya yan. Sapagkat alam niya, doon sa krus na ito, ako mamamatay. Sa krus na ito, ako ipapako. Sapagkat once na ako ipinako sa krus, makikita ng aming kalaban, it is finished. Amen. Tagumpay na ang mga anak ng Diyos na sasampalataya sa akin. Tagumpay na sapagkat napagtagumpayan ko na sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya huwag tayong manlulupay-pay. Huwag tayong susuko sa bawat labanan. Lagi po nating aalalahanin, tinapos na ito ng ating Panginoon. Lagi po nating aalalahanin, lahat ng uri ng ginawa ng Diablo sa ating buhay, inilagay sa ating katawan, ito'y pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nakararanas ka ng karamdaman, alalahanin mo pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Nakararanas ka ng kahirapan, alalahanin mo pinagtagumpay na ito ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng mahirap ay magsiyaman. At ang lahat ng alipin ng kasalanan ay maging matuwid sa harap ng ating Panginoon. At ang lahat na may karamdaman makaranas ng kung saan ay kagalingan. Kaya po ang nais po ng ating pong Panginoon. Lagi mong aalalahanin yung kaharian ng langit. Lagi mong titingnan, lagi mong tatanawin, sapagkat ito ang magbibigay po sa atin ng pag-asa. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Always think God will judge you in due time. Ano po ang sabi po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 3?
10 to 16. Glory to God. Hallelujah. All waiting, God will judge you in due time. By the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it, but each one should build with care. Next po, glory to God, hallelujah. Verse 11, for one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Amen. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, kung ano man po daw ang ating pong pinagdadaanan. Amen. Lagi po nating aalalahanin yung pundasyon na walang iba kundi ang ating Panginoon na ibinigay ang kanyang buhay. Amen. Amen. Ibinigay na ng ating Panginoon yung kanyang buhay, which is Jesus Christ. If anyone builds on the foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. Glory to God. Next po, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Na ito po'y ipinakikita. Dito po'y susuriin ang ating pong Panginoon kung ano ang yung naging buhay sa ibabaw ng lupa. Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. Amen? Kaya dito po makikita po, anong materyales ang ginamit mo dito po sa ibabaw ng lupa? Anong uring pananampalataya ang ipinakita mo sa ating pong Panginoon? Ikaw ba ay nagsilbing isang ginto ang iyong pananampalataya? Ang ibang pananampalataya ay nagsilbing isang silver? O isang mamahaling bato? O isang kahoy? O isang dayami? Ikaw ngayon na makapag-a-analyze. Doon ba sa mga pagsubok mo na pinagdadaanan, naging matatag ka ba? Sa iba't ibang uri bang problema na iyong nararanasan, nagawa mo bang manampalataya sa ating Diyos na buhay? Sa kalungkutan na iyong naranasan, hinanap mo ba ang banal na Espiritu na iyong maging kaaliwan? Dito po sa iyong pinagdaanan, o sa panahon na kayo may problema, ang ginawa mo, lumakad ka sa iyong sariling kaparaanan. Utang dito, utang doon. Amen? Lapit dito, lapit doon. Pero ang nais po ng ating pong Panginoon, alalahanin mo na tayong lahat na tinawag at pinili ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen! Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon sapagkat ayaw niya yung ating pananampalataya dito sa ibabaw ng lupa ay masunog lamang ng apoy. Ang nais ng Panginoon, madala tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen! Yan po ang plano po ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin sapagkat sabi, if it is burned up, the builders will suffer loss. Amen! Kung masunog ang iyong pananampalataya, ito'y ginamit mo lamang na kung saan para lamang dayami. Na isang lagay lamang ng post-pro, sunog agad. Kung ito'y katulad lamang ng isang kahoy, madaling marupok o madaling masunog, ikaw ay susunugin. Amen. Ikaw ay hahatulan ng ating pong Panginoon. At ang nais ng Panginoon, magamit mo ang iyong pananampalataya na tulad ng isang ginto. Yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 1 Peter 1:7, ang lahat ng pagsubok na ating pong nararanasan, ito po'y maihilantod natin sa isang ginto. Sapagkat ang isang ginto, para po ito'y makita yung kapuruhan, idadaan ito sa apoy. Kung makita po na tayo po ay puro, na tayo po ay naging matatag, ikaw ay makakakamit ng gantimpala ng ating pong Panginoon. Amen. In conclusion, lahat po ng mga awit, manudugtog, dito na po tayo. Matatapos na po tayo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. In conclusion po, glory to God. Hallelujah. Oh, yung last po, verse 6, fulfill God's will through winning lost souls. Amen. So, ibig sabihin, ito po yung trabaho po. No, kung tayo po ay naniniwala
na we are living in God's kingdom. Meron pong kalooban na ipinagagawa ang ating pong Panginoon. At sabi po rito, fulfill God's will through winning lost souls. So, ibig sabihin, ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Ito po yung kalooban ng ating pong Panginoon na tayo pong lahat ay magligtas ng kaluluwa. Amen! Kaya ano po ang sabi po rito ni Jesus? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Amen! Yan pong ipinagagawa po ng ating pong Panginoon. Huwag po natin kalilimutan, meron po tayong duty para maranasan po natin na lagi po tayong nasa heaven. Para maranasan po natin, lagi po natin kasama ang ating pong Panginoon. Yung sinabi niya po sa verse 20, na pangako ng ating pong Panginoon, kung kayo susunod, kung kayo hahayo, kung kayo magliligtas ng kaluluwa, ang sabi niya po rito, glory to God, hallelujah. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always. Amen? To the very end of the age. Kaya kung tayo pa'y susunod sa ating pong Panginoon, napakasarap po yung pangako ng ating pong Panginoon. Kasama natin ang ating pong Panginoon. Hanggang sa kahuli-hulihan ng ating pintig, ng ating hininga, kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen! Kaya ang sabi niya po sa aklat po, in conclusion, 2 Thessalonians 1, 5 and 10, glory to God, hallelujah. Ang sabi po rito, glory to God, 1 Thessalonians, hallelujah, Jesus, ito po yung pong pangako ng ating pong Panginoon. All this evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God. Bilang result po, sa ating pong gagawin, sa ating pong pagsunod, sa ating pong Panginoon, ang sabi po rito, you will be counted worthy of the kingdom of God. Tayo po ay kung saan ay ibibilang na isang karapat dapat mahalaga. Amen. Sa kaharian ng ating Panginoon, for which you are suffering, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. Napakasarap na pangako ng Panginoon. Kung ikaw po'y sumusunod sa kalooban po ng ating pong Panginoon, ikaw po'y gagawain na kung saan ay kalugod-lugod, karapat dapat, amen, at mararanasan mo ang kabutihan ng ating pong Panginoon na ang sino man na gagawa sa ilang masama, ang Diyos ang gaganti sa kanila. Amen! Di ba napakasarap na pangako ng ating Panginoon? And give relief to you who are troubled. And to us as well, this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Kaya lagi po tayo na kung sa'yo may pagpili, ano ang gagawin mo? Yung itanghal ka ng ating Panginoon, yung dalhin ka doon sa nagbabagang apoy. At sabi nito, they will be punished with everlasting destruction. Amen. And shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Kaya kung tayo po'y lalabag, kung hindi po natin susundin ang kalooban po ng ating pong Panginoon, napakatindi po, they will be punished, parurusahan ka ng everlasting destruction. And shut up from the presence of the Lord and from the glory of His might. Biro mo, iaalis ka. Itatabi ka. Amen. Saan? Sa presence ng ating pong Panginoon. And from the glory of His might. Biro mo, tindi. Kaya ngayon po, magdesisyon kayo. Ano ang pipiliin nyo? Ano ang pipiliin nyo ngayon sa buhay nyo? Yung sumut kayo sa pinagagawa ng ating Panginoon? O susundin nyo yung gusto ng Diablo sa buhay nyo? Sapagkat matindi po yung ipinauunawa ng Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ang nais ng Panginoon, maranasan natin yung langit sa ibabaw po ng lupa. Maranasan natin yung pinagpala na malaya ka nakapagpupuri, malaya ka nakasasamba, sapagkat sa pagpupuri, may pagpapala.
Habang tayo sumasamba sa Diyos, ang Diyos ay gumagawa na at ang kanyang laksa-laksa ngayon inuutos na na sinasabi, doon sa nagpupuri, dalahin mo ang mga pagpapala. Doon sa sumasamba sa akin, dalahin mo ang kunsa yung kanyang mga pangangailangan. Sapagkat ang sabi po dito sa Revelation 21, verse 8, glory to God, the punishment will be given to those who do not follow. Amen. Atin po itong itaas-taas na konti, doon po sa 21:5, glory to God. Makikita po natin dito, yung pong mararanasan po, o 4:4, hallelujah. 4:4, verse 4, hindi ko po nalagay, sorry po, verse 4, ayan, napakasarap po yung pangako po ng atin pong Panginoon. Kung tayo po'y susunod sa ipinagagawa po sa atin po ng atin pong Panginoon, ano po ang sabi niya? He will wipe every tears from their eyes. Amen. Aalisin niya ang kanyang mga luha sa inyong mga mata. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the older of things has passed away. Amen. Aalisin na sa atin yung kalungkutan. Aalisin na sa atin miski ang kamatayan, miski ang atin pong mga pagluha, yung makikirot natin pong nararamdaman, ito'y aalisin na ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi niya, old order of things has passed away. Inalis niya yung mga sumpa sa ating pong buhay. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, maranasan po natin yung pangako ng ating pong Panginoon. At kung kayo hindi susunod, amen, paalalang muli, kung ito po'y ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang reward, bilang pagkapalakas sa atin po ng loob, na kung tayo'y patuloy na susunod sa atin pong Panginoon, ang lahat ng kalukutan sa ating pong buhay, papawiin natin ang ating Panginoon. Sapagkat doon po sa kalangitan, wala na po tayong aalalahanin. Doon po sa heaven, wala na po tayo ditong kalungkutan. Amen. Wala ka nang iisipin na babayaran pa sa kuryente, na laging problema ng lahat ng mananampalataya, lahat ng tao. Glory to God, hallelujah, ang pambayad sa kuryente. Pero doon, wala na pong kuryente babayaran, sapagkat yung kaluwalhatian ng ating pong Panginoon, ito po yung kung sa'yo nagbibigay ng liwanag. Amen. Kaya dito pa lamang sa lupa, mararanasan na po natin yung kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po sa aklat po ng 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God, amen, hallelujah, is not a power of talk, but of power. Amen. Kaya yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon, kinakailangan na kung sa'yo ating pong maranasan. Yung salita ng ating pong Diyos, ito po yung pong ating pong na kung sa'yo iingatan sa ating pong puso. Sapagkat ang salita po ng ating pong Panginoon, may lakip itong kapangyarihan. Amen. Glory to God. Amen. Sabi po sa aklat po ng 2 Timothy 1:7, hallelujah, Lord God. For the Spirit of God gave us, does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Kaya tayo pong lahat na tinawag ng ating pong Panginoon, hindi po tayo pinagkalooban ng ating pong Panginoon ng katatakutan. Amen? Ang ipinagkaloob sa atin po ng ating pong Panginoon ay kapangyarihan. Amen! Kapangyarihan ang ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Pag-ibig at self-discipline. Amen! Kaya kung nais niyo po na maranasan ang lahat na ito, maging matapang po tayo. Sapagkat sa pagbukas po ng ating pong mga labi, ito po'y may lakit ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen po! Sapagkat totoo nga po, ang kingdom ng ating pong Panginoon ay mararanasan po natin. Amen. Ay, sige po, tayo po'y kumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ay, yung pong ano, yung pong newcomer. Ah, nasan po yung newcomer? Sige po. Praise God. Punta po kayo sa unahan. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Holy Spirit. Praise God, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Praise God. Sige po, sister, dito po kayo. Dito, humarap po kayo sa kongregasyon. Amen. Sige po. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Naniniwala ako na may plano sa iyo ang Panginoon.
sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay bumaba sa lupa upang magbigay siya ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya yung desisyon mo, yung hindi ka nagkamali, kapatid. Sa pagdidesisyon mo, back up ka ng Panginoon. Ngayon, naririto ang ating Panginoon. Kinakausap ka. Handa mo na bang isuko ang iyong buhay sa Panginoon? Kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, hindi ka nagkamali ng desisyon, kapatid. Sige, taas mo ang iyong kamay. Yes, dalawang kamay. Sige, baba mo yan. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sige, taas mo ang iyong kamay. Kayo pong lahat, i-lay hands niyo po upang back up po siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Yes, hallelujah. Bago ka pa pumunta rito, ang Diyos ay nangusap na sa iyo. Sapagkat sabi sa aklat po ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ngayon, sa pagtanggap mo sa Panginoon, tatanggapin mo ang kapayapaan na regalo ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesus ay papasok sa puso mo, kinakailangan lamang buong puso mo na ikumpisal, aminin mo na ikay nagkasala. Sapagkat ang sabi sa aklat ng 1 John 1:9 na kung ibibigkas ng iyong mga labi ang lahat ng iyong kasalanan, ang ating Diyos ay buhay at tapat, handa kang linisin. Hindi na kinakailangan ikaw pa ay magdebosyon. Hindi na kinakailangan ikay luluhod mula sa simbahan o doon sa bukan ng simbahan hanggang sa altar. Ngayon, narito ang ating Panginoon. Handa kang tanggapin. Amen? Gusto niyang manahan sa iyong puso. Sige, sumabi ka sa akin, maikling panalangin. Ipikit mo ang iyong mata. Ito'y ariin mong seryoso paglapit natin sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon kong Diyos. Sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo na isang makasalanan. Panginoong Hesukristo, inaamin ko po na ako po'y nagkasala laban sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. At sa oras ding ito, inaanyayahan kita, Panginoong Hesukristo, na pumasok sa aking puso, manahan, magmaniobra sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoong Hesukristo, kinikilala kita bilang aking Ama, aking Panginoon, at sariling tagapagligtas. At napasasako po ako sa iyo bilang iyong anak. Panginoon, hinihiling ko po ang iyong regalo na buhay na walang hanggan. At ang aking pong pangalan, italayo po sa iyong aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, iginagawad ko po, O Diyos, ang iyong basbas at kapangyarihan. Lord God, tulad na sinabi mo kanina, Panginoon, Lord God, sa iyong salita, sa aklat po ng Matthew 28, igawad po namin ang iyong basbas at kapangyarihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Congratulations. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Amen. Ang sabi sa aklat ng John 1:12, ang sino man sa akin tumanggap at sumampalataya, pinagkakalooban ko siya na maging anak ng Diyos. Kaya welcome to the family of God. Sige po, i-welcome niyo po. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po kay sister. Welcome po natin siya. At yung pong akumuha na kanya pong pangalan. Glory to God. Aalagaan niyo po sila sa panalangin. Sige po, tayo po tumayo na. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, igagawad ko na po ang basbas at kapangyarihan. Lord God, sa oras na ito, natapos na po ang gawain. Lord, sa orte akin pong ginagawad ang ipong basbas at kapangyarihan. Sa lahat po ng ipong mga anak na naririto, sa pag-alis po nila sa lugar na ito,
Dala nila ang pagkapako, ang pagkapala na iyo pong ipinangako sa bawat mga anak mo, Panginoon, na maranasan po nila ang patuloy, Panginoon, ng iyo pong pagsama, mga pangako mo, Panginoon, yung grasya, tabag, pagpapala, kapayapaan, dadaloy sa bawat sambahayan. At ang iyo pong pangako, Panginoon, ang pagkapalang rumaragasa, ang aming pong lahi gagawin niyo pong dakil at pinagpala. Hindi na po sila mangungutang, kundi sila magpapautang. Hindi na po sila magiging buntot, kundi sila mananating ulo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you all. Tapos na po ang gawain. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Napakaganda ng mensaheng ating napakinggan. Kaya naman, kung tayo po ay napagpala at nais tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras at sandaling ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung ikaw ay nakasama ko sa pananalangin na ito, sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, at gusto pang lumago sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay aking inaanyahan kung malapit ka lamang dito sa Binyan, Laguna. Our church is located at second floor Morales Mall Building, Binyan, Laguna. At kung gusto mo po makinig ng mga ibang mga resources, mababasa niyo po sa ilalim na screen sa facebook.com/bndbinyan at sa aming YouTube channel, sa aming Instagram. So salamat po at God bless po sa inyo.